Good day sa inyo mga paps. Ang video natin today is mag-i-install tayo ng extra na auxiliary fan para dito sa condenser. In this video is tuturo ko sa inyo kung paano yung installation ng additional na auxiliary fan para kahit traffic, mahanginan pa rin yung condenser, no? Kapag nahanginan siya, kahit nakastock tayo sa traffic. Panigurado nito, kahit tirik ang araw, sobrang lamig pa din ng inyong aircon, no? Bago tayo magsimula mag-install nito, ano muna yung mga kailanganan natin. So ito, kailangan natin ng auxiliary fan, then kailangan din natin ng fuse, 10 amp fuse, soldering iron, tsaka LED, ayan, soldering face. So ito, kailangan natin ng electrical tape, then relay na 4 pin lang, ayan, with socket, then automotive wire, so 16 gauge wire, ayan. Mula na natin magkabit ng auxiliary fan. Bago natin muna siya ikabit, testing muna natin yung fan kung saan yung mahalaga kasi to, kung saan yung ano, yung flow ng fan. Okay, yung black wire ilalagay natin siya sa negative, and then yung blue ilalagay naman natin sa positive. Tignan natin kung saan yung hangin niya. So testingin natin. Okay, dito wala. Ayan, wala. So alam na natin kung saan yung buga ng hangin niya. Simulan na natin i-install sa condenser natin. Kaya ang purpose ng ano, ng auxiliary fan is palamigin yung condenser natin. Pag napalamig yung condenser, syempre mas lalamig din yung aircon natin. Diskartehan na lang natin to kung paano natin siya ikakabit. Kung bibili kayo ng ganito, suwatin nyo muna yung lagayan o pwesto ng condenser. Suwatin nyo muna bago kayo bumili kasi baka mahirapan kayong ikabit. Ikabit na natin siya. Fit na fit siya, no? 10 inches yung suwat niya. Iwa-wiring na natin siya, no? Ganyan na yung yung pwesto niya. Siguraduhin niyo na hindi tumatama yung hindi sumasayad yung pan niya. Ayan, testingin natin paikutin niya sa pan. Testingin natin. Wala namang sumasayad. Mag-wiring muna tayo. Then, kukonnect muna natin ito. Kukonnect natin siya sa battery. May pinagapang na ako dito, abang. Pampuntang 30. So, ikakabit lang natin to. Papunta dun sa positive terminal ng battery. Ito yung ikukonnect natin sa terminal, 30 terminal ng relay. Hanapan natin kung saan maganda ilagay. Yan, dito. Yung socket nya ng fan natin, ang gagawin natin dito, merong dalawang wire dyan. Itong black, ayan yung ground, then itong isa yung may dumadaan na positive dyan. Kapag nag-automatic yung compressor, dadaan ng relay yan. So kapag nag-switch yung relay, magkakaroon ng positive dyan sa fan, then gagana yung fan. So dito magtatap tayo yung sa 86 natin, yung sa blue wire ng relay, itatap natin dyan. So dito, magkoconnect tayo ng red wire. Then dito natin yan, i-coconnect sa blue wire. Then ang natitira na lang natin, itong 87 terminal ng relay. So dyan natin kakabit yung auxiliary fan na positive, no, or yung sa blue wire. So ito, extend lang natin to. Kabitan natin ng red wire. Then itong black, gagawin natin, ikakabit natin yan sa ground. So gagamit tayo ng black wire. Then next natin is kukonnect natin yung yan, yung blue wire dun sa 87. So ito yan. Ito, hinangin din natin to para maganda yung connection niya. Tanggalin ko muna.
So ayun, nakabit na natin. Nanginang na natin, no. Nakabit na natin yung mga wiring ng relay. O, ayan, dito ko siya kinabit. Then dito nakabit na natin yung sa 86. Yan, yan yung magti-trigger ng ating fan. So, kinonekta ko siya dito sa positive ng dating fan niya, yung stock. Then, ito yung itsura ng ano natin, yung, ayan, pagkaka-install. So, hindi ko na siya nilagyan ng bracket kasi matibay naman siya. Hindi na siya gumagalaw. Ayan, oh. Hindi siya, ayan, matibay naman siya. Then, yung ground natin, dito ko nilagay. Ayan, sa body ground lang. Then, ayan. Then, yung positive ng 30, yung sa ano natin. Ayan, dito. Pinagapa ko siya dito, ayan. Then, ito na. Lumabas dito. Then, ito na lang. Ikakabit natin siya sa positive terminal. Ayan. So, kabit muna natin. Meron niyang fuse. Okay. So, ayan, nakabit na natin. Testingin natin yung fan kung mag-automatic siya. So, testingin natin. So, ngayon, testingin naman natin kung gagana yung install nating fan. Tingnan natin kung mag-automatic yung fan, kung gagana yung fan natin. So dito, ayan o, gumagana yung fan. Tingnan natin yung in-install natin. So ayan, gumagana rin. Ayan, gumagana siya. Ayan. So naka-stop yung fan. Check natin kung mag-automatic siya. So, patay yung fan dyan. So, dito. Ayan, nakapatay din. So, ayun. Nag-automatic siya. Then, dito. Ayan. Automatic din yung fan niya. So, ayan. Namatay siya. Okay, nag-automatic. Ayan, namatay siya. Then, ayun. Bumukas ulit. Nag-automatic siya. So, panigurado nito, sobrang lamig din nito kahit sumaba kayo sa traffic. Kahit sumaba kayo sa traffic at tirik ang araw, paniguradong malamig pa rin yung aircon ng kotse nyo. No? So, kakatesting ko lang, sobrang lamig na ng aircon niya. Dahil dito sa fan, mas lumamig pa siya lalo. Kaya nire-recommend ako na mag-install din kayo ng extra auxiliary fan. Lalong-lalo na dun sa mga lumang modelo ng mga sasakyan. No? So, importante yung maglagay nito kung gusto nyong lumamig yung aircon nyo lalo. Okay mga paps, so yun, kung nakatulong itong video na to at hindi ka pa nakapalaw sa ating FB page at YouTube channel, paki-subscribe and click the notification bell button para lagi kayong updated sa mga susunod nating video. Hanggang sa susunod, maraming salamat, God bless, ride safe.